Matapos sabihin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na very disturbing ang kanyang mga sinabi sa kanyang huling press conference, sinupalpal siya ni Vice President Sara Duterte sa pagsasabing wala siyang alam sa batas. Ang tinutukoy ni Duterte ay ang reaksyon ni Remulla sa kanyang pahayag na huhukayin niya ang bangkay ng yumaong diktador na si Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea kapag hindi titigil ang mga pag-atake laban sa kanya. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-uusap tungkol sa paglapastangan sa isang katawan at sa aktwal na paglapastangan sa isang katawan. Ang pakikipag-usap tungkol sa paglapastangan sa isang katawan ay hindi paglapastangan sa mga patay, sabi niya sa isang panayam. Dapat sana siguro as a lawyer, maintindihan niya yun kaagad but apparently, sabi nga ng iba, kapag mabilis ka, meron talagang mabagal ang pick-up, dagdag pa niya. Sinabi ni Remulla na isang abogado na tinitingnan na daw ng Department of Justice ang posibleng maging legal na kahihinatnan ng mga sinabi kamakailan ng Vice Presidente. Sinabi rin ng Justice Secretary na nilabag ni Duterte ang ilang moral principles. Marami kasing approaches dyan, pero nilapastangan nito ang alaala ng isang tao, nilapastangan nito ang mapayapang estado na dapat niyang maranasan, na napahamak na, sabi ni Remulla sa isang pahayag. Marami pang moral na prinsipyo ang nilalabag at tinitingnan natin ang legal na aspeto. Nagsasagawa kami ng pag-aaral, dagdag pa niya. Kitang-kita na maraming oras at panahon ng DOJ para hanapan ng kaso ang sinabi ni VP Sara pero ang bribery case ni Speaker Martin Romualdez ay hindi nila mabigyan ng time. Ayon naman sa iba, mas labag ba sa batas ang magpahayag ng saloobin kaysa sa mahulihan ka ng ipinagbabawal na gamot? Ayon nga sa banat ni KLCI, mag-transport ng marijuana, mas labag sa batas. Dear VP Sara Duterte, I support your father but what you said is wrong. This is a very offensive statement to the Filipinos. If you go through with your plan, you can be penalized up to 12 years in prison and fined 500,000 pesos. According to Republic Act No. 6969, Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act, bawal magtapon ng toxic at basura sa dagat. Please don't poison our seafood at madamay kami. Ayon naman sa pang-aasar ng dating COMELEC Commissioner na si Rowena Guanzan ay labag sa batas yang sinabi ni Sara Duterte na ipapahukay at itatapon sa WPS ang bangkay ni Marcos Sr. Paano kung malason ang karagatan, saan kukunin ng mga mangingisda ang kanilang kinabubuhay, saan ako kakain ng galunggong yan? Dapat Sara, iniisip mo rin ang sinasabi mo, mag-drug test nga kayo ni BBM, sama ako. Panuuri ng full video ng pahayag ni VP Sara para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Yon. So, binasa ko yung kanilang mga statements and nakita ko doon ay puro on. Unusual, unbecoming, unhinged. Ano yung isang un nila? Desperada, ma'am. Hindi, may un eh. Unhinged. Yeah, unhinged, unusual, unbecoming, unsound mind. And what's the other one? Uncalled for. Hindi, meron pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was... Unsound is Remulla, Unhinged is one of those, and then Young Guns is... Unstable. Yes. So, yung lima na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And, unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una,
pagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So yan yon. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, bala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi I am not like them. And ang tendency sa mga ganito ng mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, desperada, ma'am. Desperada. Bakit daw ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikaka-desperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao sasalita kontra sa... Nawawala ako sa akin. Sandali, saan ako? Doon sa... Saan? Tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, ano eh, televised ang exam, tests. So you're also challenging ma'am na hindi televised ang tests? Oh yeah! Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwedeng magsekreto-sekreto kayo dyan ng testing ninyo ha. Ma'am, you said po na you're speaking against the government. Are you positioning yourself as the opposition na po? Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin eh. Sila talaga ang ina-atake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako, Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sila, kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao, I was mayor already, I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, katrabaho lang ako dun, wala akong ginagawa sa kanila. Nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba, na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President, kahit magtanim ako ng puno araw-araw, pabayaan nilang ako. Kasi may pagbabago campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos, kapag lumaban, yung inaaway nila, nagagalit sila, and sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako noon na kalaaway, except yung inuunahan ako.